Does the Hebrew name Yahweh Jireh mean? According to a user from the United Kingdom, the name Yahweh Jireh is a Hebrew origin and means Yahweh Jireh is salvation. Ang Yahweh Jireh ay Hebrew origin. Original na Hebrew po yan, hindi modern Hebrew. Original. At sino si Yahweh Jireh? Siya si Yahweh na tagapagligtas. Yahweh is salvation. Dahil si Yahweh Jireh, siya si Yahweh na tagapagligtas, nagkatawang tao. Hindi siya galing sa high ranking angel. Dahil kailanman sa Hebrew chapter 1, hindi talaga maging anak ang anghel. At itong Yahweh Jireh naging anak sa amang si Yahweh, pero siya pa rin yun. Nagkataong tao lang siya. At naging may anak na siya, Yahweh Jireh. Yahweh, Father. Yahweh Jireh, Son. Madalas ang nakaalam sa nag-aral ng Bible School, ang pangalan daw ng Creator ay merong YHWH. YHWH. Yahweh. Ngayon, eto, mayroon bang YHWH? YHWH. YHWH. Yahweh Jireh. YHWH din. Pero kung sabihin mo, ang ama, YHWH, Yahweh. Tapos ang anak, dapat YHWH din. Wala, Jesus Christ. Walang YHWH. Kayo bang mga tao, hindi ba kayo na nagising? Hindi ba kayo na nagising sa panluloko ni Satanas? Hanggang ngayon, napakaluya kayo sa salitang Kristiyano. Yan salitang Kristiyano, worshiper po yan ni Satan, ni Serapis Christos. Yan. Ah, ngayon, dito tayo. December 25th, Satan birthday. Pero ang saya-saya nila pagdating na December 25, may bonus, may 13 month pay, tapos mga ilaw sa paligid, kumukukutitap, ang saya-saya. Pero ang September 11, malungkot, inulan tayo, naglakad pa ang iba, kasi sa tulay na hindi pa natapos. Birthday ni Satan sa December 25. December 25 has been someone's birthday for over 400 years. The birthday of Nimrod was the first birthday celebration, and Nimrod became all the sun deity or sun god. Everywhere in Babel's name, including Shama, Mitra, Moloch, Baal, Apollo, ito sa nato sa Davao po ng pag-away ko kay Manny Pacquiao, and Santa Claus. Itong Santa, itong N, ilipat sa dolo. Paano ang basahe? Dito ay N, ilipat dito, Satan. Krampus, Nimrod, secret identity. Yan po ang malaman ninyo, ang katotohanan na pagnagluloko lang tayo. Basa. When the Son God born? December 25th, guys, Natalis Solis Invicti means birthday of the unconquered Son and was healed on December 25. When the Romans thought the winter solstice took place and was the birthday of the pagan sun god Mithra. In the pagan religion of Mithraism, the holy day was Sunday and is where get that word from. Ano holy day nila? Nang araw na pagsisimba? Sunday. Sun, araw, day, karawan, karawan ng araw. Eh, sino yung araw na yan? Ay kanyang, when was sun god born? Kailan pinanganak si sun? Yan. Sultan po yan. Meron lang tayong Sunday dahil yung
mga nagtatrabaho talaga na hindi makaiwan. Alam mo, sa Pilitan, di ba? Ang ikapito talaga ay Saturday, unang araw ay Sunday. Ngayon, ikapito talaga ang pahinga. Pero ginawa nila, ang unang araw na Sunday, yun ang pahinga, mulang Lunes hanggang Sabadong trabaho, para ang tao mapilitan sa Sunday na mag-worship. Sa Pilitan, katulad ng bakuna, sa Pilitan din. Ikaw makalabas, makatrabaho, makapasok ng ano, kung walang bakuna. Kita mo yung style ni Satanas? Sa Pilitan, pero saan? Ganun dito. Sa Pilitan, para talaga maling lang. Pero, ano ba ang atin? Pag may gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming ganyan. Diba? Hindi na po hindi talaga, ano, hindi sila magsamba kami ng Saturday. Hindi trabaho nga po. Sunday lang talaga. Kung may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun lang yun. Eh kasi may lakad ako ng Sabado, sa Linggo, wala akong lakad. O sige, ano ba sabi? Ang Sabat, kahinga. Ang magtrabaho sa Israel, batas, patayin. Pero sino, hindi ko napatay. Ganun kahigpit sila doon. Satan. Si Satan. Satan. Eto ang end, nilipat dito. Ano basa? Satan. Santa Claus kami. Darating si Satanas sa ating bayan. Santa or Satan is giving gift. O nagbigay regalo because it is his birthday. Namimigay ng regalo si Satanas, si Santa o Satanas dahil karawan niya. Marami nagsuot ng namigay regalo, nagsuot ng suot ni Santa. Walang damit, walang brero. Sabi ko ito, walang mga alam itong mga pasto na suot pa ng suot ni Satanas. Compromiser. Ayan! Santa Claus is Satan in disguise! Disguise lang yung Santa, pero si Satan, si Satanas yan! Santa, Satan! Revelation chapter 12 verse 3, basa! Revelation chapter 12 verse 3, and there appeared another wonder in heaven, and behold, the great red dragon. Chapter 12, verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. Anong suot to? Anong damit yan? Ang kulay? Pula. Anong sabi to? Red dragon? Pula. Serpent? Pula. Santa? Devil? Pula. Eh, gusto ka kay Satan? Sige, bala ka. Halikan mo Satanas, halikan mo to, bigay regalo yan. Tingnan natin, hindi ka magsisi pag nasa impyerno ka, dagat-dagatang apo yan. Dagat-dagatang tubig yan, hindi natin kaya matiis. Nakalutang-lutang ka sa tubig. Buong magdamag, kaya mo ba? Mapapagod ka kalalangoy. E ngayon, sa apoy ka nang lumulutang, lumalangoy. Ako sabihin mo, bakit hindi po? Dinala ako doon sa mga Messianic. Dinala ako para mag-alahan. Kaya dinapter ko, 5 yung lang sinapter ko eh. Bawas sa pag-title, 4 na lang. Dinapter ko, pero nakuha ko naman. Kabigay mo ko ng bahay. Pero ngayon nasa impero na ako, yan. Kasi matigas ang ulo mo. Masero kang luya kay Satanas. Yan ngayon. Sige. Ang kapayapaan ay sumasayo. Ngayon, ito. The word Christmas, abomination, by alahayam, that's unbiblical. Christ, mass. Pag-isahin yan, Christmas. Iwala yan, Christ at saka mass. Ngayon, alamin natin sa dictionary, itong Christ at saka itong mass. Ang mass ay nanay. Nanay, mas. Sa Tagalog, sa English, ay mother, ma. Mama. Mami, mama. Ngayon,
Christ mother. Si Kristong nanay. Bayo, bakla. Sino ba ang nagbuntis si Eva? Di ba si Sita ang nag-anyong babae? O ba din? O yan. Christ mother, Kristong nanay. Kristong nanay, nanay ka, Kristo? Ang bayo siya ka? Nagsimba kayo sa bayot? Kristong nanay? Krapris na dumang. Si Kristong nanay, si bayot ay sinamba ninyo. Si Baling, si Bakla. Di ba nakakaya? Pinamita na natin diksyonary. Merry Christmas or Merry Xmas. Tamad ng mag-ano Christ, X na lang. Maligayang Pasko. Unbiblical yan lahat. Ano ba ang tama? Maligayang Paswa o Merry Passover. Passover po ang nakalagay sa Bible. Sa Tagalog ay Paskwa, hindi Pasko. Mali po tong Pasko. Ito ang nakalagay o Paskwa. Passover, hindi Christmas. Babasa tayo ng Biblia. Basa. 1 Corinthians chapter 5 verse 7 to 8. Purge out therefore the old leaven that ye may be a new lump, as ye are unleavened, for even Yahawashai, our Passover, is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast, not with the old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Alisin ninyo ang lumang pampalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Yahawashai. Kaya ipagdiwang natin ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampalsa na sagisag ng kasamaan at kahalayan. Subalit, sa pamamagitan ng tinapay na walang pampalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Christmas ba ang nakalagay sa Ingles? Pasko. Ang nakalagay sa Tagalog, Pasko ba? Pasko. Pasko. Sa Ingles, Passover. Bakit Christmas? Tapos dito, Pasko. Ano yung Pasko? Bupas muna ako, ha? Ibig sabihin, hindi ka muna magbigay. Bupas ka muna. Pasko. Hindi muna ako. Pasko muna ako. Mudaan lang muna ako, ha? Wala akong butaw. Yan, Pasko. Tamang Pasko, ha? Passover. Pagbalik tayo yan, overpass. Diba? Para di ka makasagasaan, may overpass. Si Yahawa siya yung overpass natin. Na instead, masagasaan tayo ng demonyo, may overpass, nakatawid tayo sa kabila ang dulo. Naligtas tayo, Passover, hindi Christmas. Kasi ang Christmas, bayot po yan. Kristong nanay. Merry Christmas. Tingnan, sikat si bayot. Dapat Merry Passover, maligayang Paskwa. Naitindihanan nyo? Yaman. Ano ngayon? New Year. Arawan ni Yahawashai. Merry Passover. Merry Passover. Diba ano ba kasabihan ng arawan ni Jesus Christ? Maligayang Pasko. Merry Christmas. Ang pang-Christmas ko, pang-Pasko ko. Hindi agarupela, pang-Pasko. Diba Passover? Tinda mo, nandiyan na sa Biblia, pero ang tinuturo nila mali. Nag-iba ang turo. Pinaglulukong nga ang isang katawan. Kung wala talagang nagsumikap, mga nag-aral, parukin ang katotohanan, ito naman ibang bishop, ayawan ko sa kanila eh. Walang panahon siguro, puro network nila, puro ang ginagawa naman sa buhay nila. Hindi talaga nag-aral, nag-to-class, nag-research. When was Yahawashai born? Ito na ngayon ha. Kasi pati mga Hebrew Israelite nagtatanong pa sa akin sa Hebrew Operian. Pero ang ibang Hebrew Israelite nakaalam, pero iba hindi. Kukontra pa.
was Yahweh Shai born. Ito ha. Tishri 1. Tishri 1. 3 BC. Ang tawag na Rosh Hashanah. Or sa kalendaryo natin ay September 11. 3 BC. The day of the Feast of Trumpets. Ang kalendaryo, tingnan mo ang Newmon, ang Feast of the Trumpet. Nakarang Lunes. Nag-Feast of the Trumpet sila. Nakarang Lunes. Sabi ko, hindi siya, hindi ka sumama. Kundi, paniwala ka mong kalendaryo. Hindi ito nang nasa yan eh. Gregorian kalendar. Pati Jewish kalendar. Nasa pa rin yung nasa. Ah, ito. Patsinin mo ha? Messiah birth and rebirth of the bride. Ito, tumbok. Oh, ito. Oh. Trumpet. Yung Pirwa. Oh. Alam mo natin kung anong buwan to ha? Oh. Trump, piece of the trumpet yan. Oh. Tapos, dito ang birth kaarawan ni Yahweh Shai. Ito. Piece of the trumpet. Ngayon. Ito ngayon. Pasa. September Tishri is the seventh month of the Hebrew calendar. And judging by the silver of a new moon, September 11, 3 before common era, certainly appears to have been the date for Yom Teruah. Trumpets, Rosh Hashanah, which traditionally begins with two witnesses, confirming the sighting of the new moon. Newmon, ha? Sa kalendaryo natin, kailan ba nag-Newmon? Tomorrow, Lunes. Eh bakit hindi tayo nag-celebrate na itong Lunes? Bakit ngayong Sabado? Eh, mga iba mo, pero yan, Lunes sila. Sabi ko, mali. Gigreeting ko sila. Happy Feast of the Trumpet. Pero kami sa Sabado pa. Sabi na, layo naman di, ayaw ka brad sa Sabado. Ano, explain mo, biblical. Makinig ka lang sa video. Ayaw mong Sabado eh, pangarang ko yan. Abangan mo. Ano, layo ka kung happy? Please. Nagparinig ako kanina eh. Nasa kusina. Inubo ko sa isang kape. Mungkin isang kape na. Okay. Ano ang Tishri? 7 month of the Hebrew calendar, pang pitong buwan siya. At sa kalendaryo ng Gregorian ay September. At sa Hebrew calendar ay Tishri ang tawag. September 11, Happy Birthday, Yahweh Shai. Ito ang inaral natin. Ito, binosto ni Mike Isher. Inaral niya to. September 11, inaral niya noong 2016. Sabi niya, ang pag-aral niya, ginamita niya ang astral prophecy. Ginamita niya ang biblical history. Ginamita niya ang biblical theology and doctrine. Ito lahat, ang kanyang pag-study, lumabas talaga September 11. Dahil yung kaibigan ko Hebrew Israelite na si Elder Parasa, sabi niya, hindi daw maaari September 11 of History 1. Abid daw talaga daw. Abid. Sabi niya, pinag-aralan ng ni Mike Isher to, ginagamit na astral prophecy, biblical history, biblical theology, at saka doctrine. Eto na, titingnan natin aral niya. Sinundan na natin to siya. At to, tama naman siya eh. Magbasa ba ang kahata mo na tayo, basa. Luke chapter 2 verse 8 to 20. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of Yahweh
came upon them, and the glory of Yahweh shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all men. For unto you is born this day the city of David, a Savior, which is Mashiach Yahawashi, and this shall be a sign unto you. Ye shall find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel multitudes of the heavenly host, praising Elohim and saying, Glory to Elohim in the highest, and on earth peace, goodwill to men. Ayon kay Mike Hinshel o na biblika na, biblika ang ginamit niya, ako na magpasa sa Tagalog. Okay. Kasi may kasama explanation na eh. Ang English pa rin, sige pa yan. And it came to pass, as the angels were gone away from the front in heaven, the shepherds said one unto another, Let us now go out even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Yahweh hath made known unto us. And they came with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the same which was told them concerning this child. And all they that heard it would wonder at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying the praise and praising Elohim for all things that they had been heard and seen as it was told unto them. So, naglagay din ng English dahil may mga foreigner tayo na nun sa ito. Bakit gumagalaw sa hindi problema nito? Ha? Nang baka daw kayong namisa dyan. Noon ay may mga pastor na nasa parang at nagpabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. May pastor na sa parang nagpabantay ng mga tupa. Ibig sabihin, pinapakain ang tupa na sa parang. Hindi po yun summer, ha? Ano hindi po yun winter? Hindi po yun spring. Nasa summer po yan, na panahon na yan. Lumapit at tumayo sa kanila nasa kaligitnaan nila ang isang anghel ni Yahweh at nagliwanag sa mapaligiran nila ng nakakasilaw na kalokihan ni Yahweh. Biro mo ha, yung anghel talagang nakakasilaw ang liwanag at niliwanag sa kapaligiran para bang nagkaroon sila ng patumak o may mga ino, ganito. Gabi yun, sa labas yun. Ganon na lamang ang kanilang pagkatakot. Pagkatakot sila. Ito, mga multo to eh. Pero nakita nila, may mga pakpak eh. No, mga mulawin. Sa television sa TV, mulawin, di ba? Okay. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako may dalang magandang balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Magandang balita ha? Isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Mashiach Yahawashi. Ito po, original Bible ginamit natin ha, hindi Jesus Christ talaga. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sapsaban. Bigla nilang nakitang kasama ng mga anghel at isang malaking hukbo ng mga anghel. May dumating pa mga anghel, isang malaking hukbo sa kalangitan. Sila ay nagpupuri sa alahayam at umaawit. Aba, nag-praise and worship sila. Pagkatapos, nagbalik
balita, sino yung isang dumating? Si Gabriel po yun. Nabasa ko si ibang aklat. Si Gabriel. Dumating ang ibang mga anghel. Nagpuri sila. Nag-praise and worship. Sinong pinupuri? Siyempre Yahawah. Yahawah siya eh. Hindi yung Jesus Christ. Hindi yung Yahweh Jehovah. O Yahweh. Walang Yahweh doon. Susi mayroon. Yahweh, susi. So, sila'y nagpupuri sa alahayam at umawit. Papuri sa alahayam, sa kalagitnaan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Ngayon, kasama ba kayo sa kinalugdan? O hindi? Kinakapupuotan kayo? Gusto ba nung kalulugdan kayo ni Aba Yahawah Alhayan? O kapupuotan kayo? Kalulugdan. Pag Jesus Christ pa kayo, kapupuotan talaga kayo. Nang nakaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, aba, kitang-kita na lumipad ang anghel pabalik sa langit. Lumipad. Mga mulawin, lumipad na, bumalik. Oh. Parang gano'n na, yung ikataan dyan na panood natin. Ay, mga lumilipad na, no? Nang nakaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na binabalita sa atin ng anghel ni Yahawah. Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sapsaban. Isinalaysay ng mga pastor ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na mangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastor. Ibig sabihin, hindi lang silang Maria out of sin nandoon. Na mangha ang maraming ay. So maraming nang nandoon. Saan ba tayo na ano? Ito. Inandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastor na nagpupuri sa alahayam at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng mga anghel. Wow! Kitang-kita sa mata niya mga anghel, may mga pakpak, nagbalita at kasama pa nagpuri. Yes. Nag-praise and worship. Saan ba nagpakikita ang pastor sa mga anghel sa pagpabalita tungkol sa kapanganakan ni Yahawah? Sa pari ba? Hindi. Sa pastor. Kasi ang ugali ng pastor, nag-alaga ng tupa. Pag may problema ang tupa, inalagaan niya, inaayos niya, hindi niya pa may problema, tumakas siya. Bumalik siya kung mag-ayos ng mga pastor, ang mga tupa. Ang pastor talaga, handang mag-iisyan sa mga tupa. Handang sundo-hatid sa mga tupa. Mag-drive. Diba? Nakasingit yung trabaho ko. Nakasingit, di ba? Sabi na iba, tsaka ka talaga bisya kung sunduhati yung mga membro. Diba na kaya sila na pumunta ron? Hindi na. Talagang mahal-mahal mo talagang tupa. Iba mahal na, sige, abutan mo naman ako minsan eh, para pang-ulam namin. Sige, wala ko, yung ulam-ulam namin sa akin. Ito na ang Hebrew calendar, ha? Ano ang unang buwan? Nisan o Abibian. Iyan. Ano to? Isban. Isban. Tamos. Ilor. Tisre. Ito, Tisre pang pito. Tisre. Ito, hindi mo klaro. Ano ba yan? Isban. Ito, Tisre. Iber. Iber. Adar. Ang pinaka-12. Adar. Adar. Ang pang-7 ay Tisre. Tumama sa? September. September. Ngayon, ang tumama sa December ay?
Islam. Oh, Tibet. Tibet din na to, dito ang banay. Ayan. Ano ang September? Rosh Hashanah. The Feast of the Trumpet. Ano ang Rosh Hashanah? Feast of the Trumpet. Yun ang New Year. Yun po. September, hindi dito. Eh dito, ano to? Unleavened bread. Passover, Pasak. Kasi dito yon ang kamatayan ni Yahawa Shai. Hindi siya dito pinanganak. Dito ang kamatayan niya. Dito ang pinanganak. Aywan ko sa ibang mga pastor, mga Israelita, iba. Dito namatay, dito rin panganak. Nandito na nga ho. Oh, ayawan ko.